And of course, don't forget to subscribe to our channel and press the bell button para maging updated po kayo sa mga bagong video naming i-upload. Ayan, good morning sa inyong lahat. Magandang araw. Lago na si Francis. Magandang araw sa inyong lahat, mga tangay. So, welcome back sa Tangay TV. Siyempre, ako si Rem, ang inyong tangay dito sa Busuanga, Palawan. So this time, nandito ako sa kusina. At magluluto kasi ako ng lunch. Lamb. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kasi ito anong lutuin ko. So, kahapon, may nadaanan lang ako na mud clams. So dito, ipapakita nila ko sa inyo. Alimasag. Alimasag. Ito, nakuha ni Francis. Naglakad-lakad dyan dahil low tide. Ito kapon, binili rin yung lato. Ayan. Ito, yung lato na to, tinatawag na tabangar dito sa Busuanga. Malalaking lato ito. Tabangar yan. Tingnan mo. Ito, matagal mamatay din. Medyo matibay ito compare sa isang lato na isa na pag naanuhan lang siya ng tubig na mamatay na. So, ito yung tabangar na to, medyo malalaki yung tangkay niya tapos malalaki yung mahaba. So, yan. Medyo matibay na lato. Pero hindi yan. Kasi this time, papakita ko sa inyo ang tinatawag na kung napanood nyo yung mga previous video ko na nangawa kami ng mud clams, yun ang mga mud clams na makakapal yung balat. Kasi ang mud clams is dalawang klase, isang makapal yung balat, saka yung manipis. Ito yung mud clams na manipis na nakukuha ito mas malalim compare doon sa mud clams na makakapal na yung shell. Actually, for your information, o yung iba siguro kung alam na rin na ang mud clams, yung shell nito, yun ang ginagawang apog. Apog sa Busuanga, sa Tagalog, di ko alam, apog din ba? Oo, apog din. Apog yung puti, na puting-puting powder na ginagamit ng nanga, ng mga matatanda. Yan. Yan ang tinatawag na apog. Nanggagaling yun sa mud shell. Paano ginagawa? Nililinis nila yan. Yung shell na yan. Yan, yung mga shell na luma na, pinandadampot siya minsan ng mga matatanda, tapos nililinis ng maigi, pinapuputi, binibilad sa araw, kailangan puting-puti siya. So, tapos yan, pagka nabilad nila sa araw, at naging puti, and then after that, pag puting-puti na siya at na-dry, doon na yung prosesong gagawin nila, iihawin nila yon yung mga shell. At pagkatapos na ihawin, siyempre malulusaw na yon, magiging abo. Yun. So, yun ang magiging apog na tinatawag na mga matatanda na actually, hinahalo nila sa nga. Actually, yung apog, panglinis din yun. Yun. Oo, panglinis sa mga pagkain din, panghugas, di ba? Tapos, kasi yun, parang tawas. So, at the same time, hinahalo yun ang mga matatanda sa nga at kinakain nila. Hindi ko alam kung nilulunok nila yun, pero usually yung mga matatanda, pag kumakain ng apog, halo-halo na yun, may parang yung dahon ng buyo. Tapos mayroong hinahaluan ng bunga, hinahaluan ng apog, tabako, kinakain nila, tapos dinuguran nila kulay pula. Pero actually yun, maganda kasi pang patibay daw yun ng mga ngipin, ng mga matatanda. Yun. So yun, pero buko dyan, papakita ko sa inyo paano siya ginagawa. Ayan. Ito, yung shell na ito, mud clam, so bibiyakin mo lang yan sa gitna. Actually, yung mud clams, maraming klaseng luto ito. Pwede mo lang siyang gawing soup. Ito kasi manipis lang to, yung ayan ang shell niya, oh. Pagbalatan mo siya, tuloy nasira lang. Pagbalatan mo siya, itsura niya ganyan. May na-imagine kayo na parang yan sa gitna. Kung ano yung itsura. Tapos parang mayroon siyang nakausli na patutoy. Ayan, oh. Maliit. Ayan.
So, ang nagpop ano dyan, sa bawat side niya, parang mayroon doon siyang tinatawag na tinga. Tinga sa Busuanga, kabilang side, yun ang nagko-compress doon sa shell para magsara, bukas sara. So, pag nabuksan mo na yan, ganyan ang itsura ng laman sa loob, both side. Tapos, parang mayroon siyang patutoy dyan. Actually, hindi ko alam paano mo siya madidistinguish kung male or female siya, kasi pari-pariyo ang itsura niya. So, pag binaliktad mo siyang ganun, ayan, pag binaliktad mo siya, lalabas yung parang sa loob mayroon siyang patutoy, tinatawag na butok. O, nandyan yung parang laman niyan, parang creamy sa loob. So, parang binuka mong ganyan, ganyan siyang itsura. Ito siguro, yung part na ito, ay may butas na siyang nagsisip-sip siguro kung anong mayroon dito sa loob na to. Actually, pag kinain mo to, malinamnam. Di ba? Yung ano na to, butok, parang butok na tinatawag or parang taba-taba niya dyan sa loob. Pero yung both side, mayroon muna siyang parang manipis na napakanipis. Tapos may cover siyang another one, both side na parang kulay brown na manipis din. Tapos ang pinakagilagid niyan, yung sa labi na lumalabas yan pag nag-open yung shell, ito may gilagid dito, parang ano, yan, tinatanggal yan, kasi parang ano yan, yan, oh. Yan. Kasi parang may putik yan, yan, ganyan yan ang itsura niya. So imagine nyo na lang, ito oh, yung part na ito. Actually ito, masarap siyang kilawin. Ginagawa nito, kinikilaw lang, pagka-open, hugasan lang, kasi minsan may pag-open mo ganyan, may mga putik yan sa loob eh. Pag open mo yung ano niya, yung pinakalaman, may mga putik-putik yan minsan dyan. So, hugasan lang yan. Ready to eat na rin ito. Kilawin. Or isaw-saw mo sa suka. Pero ito masarap na gawing soup. Ganyan yan. Soup. Saka haluan siya ng sutanghon, saka kunting gulay-gulay. Ayan, ganyan siya pag binuka. Ganyan itsura niya sa loob. So, tingnan mo, parang may mga itim-itim pa siya ng mga putik. Ayan. Tapos yan, mayroon siyang ganyan na part na parang manipis na ano, cellophane. Actually, ito hindi naman siya lumalaking malaki. Alos kasi laki lang yan ang ano, maliit lang sa kamao natin. So, ito, tingnan nyo, napakahaba. Oh. May mahaba siyang parang ano, buntot or something na ito siguro yung, ito pwedeng humahaba, pwede rin umiikli na siyang ano siguro ito, humihigop o pagkain niya, tinadaanan. Ng kung meron siyang bunga nga man dyan. Ayan, ganyan ang itsura ng mud clams, yung laman niya sa loob. Ayan, no? Pag biniyak mo. Isang klase lang yan, isang itsura. So, hindi natin alam, andyan, no? Andyan yung ano niya, tutoy na maliit. Masarap to kainin, actually, pwede mo nang kainin. Ang ganyan siya. Diba, may mga putik-putik na kailangan mo linisin at tanggalin yung pinakagilagid. Pag hinugasan mo na to sa tubig, tanggal na yung mga yan. Mayroon pa siyang putik. At yan, parang mayroon siyang tubig-tubig. Yan na yung ano, dagat pa yan. Isentro mo lang yung kutsilyo sa gitna. Tatamaan na yan yung pinaka. Actually, ito yung kibaw na manipis. Manipis lang yung ano, shell. Kumpara dun sa isang mud clams na makapal, yun kailangan minsan pukpukin mo yung bunganga para magmarkahan mo yung pinaka ano niya, gilagid. Diba? Yan o. Oh. Meron siyang manipis na ano. Itong manipis na mud clams na ito, nakukuha ito sa malalim na putik na kailangan mo siyang apak-apakan doon sa putikan sa gitna ng mga bakawan. Pero ito, malalim ito. Pwedeng mga hanggang hita mo or hanggang baywang bago mo siya maabot. Tapos, habang hindi mo ito nakikita pag kinukuha mo, ang gagawin mo lang habang inaapak-apakan mo yung putik, mararamdaman mo lang yung sa inyong paa, sa inyong talampakan na may mga ganitong klaseng shell o parang mapakan mo sa ilalim ng putik. So yung kumakapaka pa dito sa mga shell na ito, dito sa mud clams na manipis, yung paa mo lang inapak-apakan sa ilalim ng putik na may lalim yan na hanggang hita mo o hanggang baywang yung lalim, doon mo siya makukuha. Yung isang shell naman na makapal, yung hinahalukay mo lang dyan sa mababaw na buhanginan o putikan sa may mga gilid ng mangroves din, kapakapain mo lang na ganun, makakapa mo na yun. Hindi tulad nito na nasa malalim na putikan.
So, ito syempre pag mga ganitong mga shell, mayaman sa calcium. Maganda itong soup para doon sa mga nagpapadede, breastfeeding ng mga nanay. Yan. Igigisa lang, haluan mo ng sutanghon, konting gulay kung may malunggay or ibang mga green leafy vegetable, ihalo mo, masarap na at masustansya. Or usually, yung mga taga Busuanga, lilinisin lang, ugasan, kilawin, sausaw nila sa suka, kinakain na, ulam na. Yan. Ganun ka. Kasimple. Minsan, abangan nyo, magbablog din tayo ng about sa mga mud clams na shell kung paano siya gawing apog. Yan. Abangan nyo yan. Kasi minsan yung tita ko, isang tita ko is gumagawa rin ng apog kasi nagnganganga. Yan. Sila lola dati, yan, abutan ko pa. Pero ipapakita ko sa inyo paano nila ginagawa ang shell na ito para maging apog o powder na ginagamit na apog o pag nganga ng mga matatanda. So yan, paghugasan, simple lang. Sa gripo, kasi yung sa gilagid na sinasabi ko kanina, medyo tanggalin yung, ayan, yung parang maliit na araw. Madali lang siyang linisin, actually. Mabibili rin kayo nito sa market, sa mga supermarket. Dito sa, ano, sa Busuanga. Ano to, usually nilalako ng mga nangunguha. Sa Kurol, parting Kurol, mayroon yan sa mga native, yung mga minorities, nagbibenta nito. Pero sa mga city, ito siguro, mabibili nyo na parang na naka-freezer na yan eh. Wala nang shell, laman na lang. Sa mga seafood na area, naka-freezer yan. Makikita nyo itong mga ganong klaseng mga lamang dagat. Kaya nyo, pag linisin natin ito, ipabrush lang natin. Tama, tamang isura niya. Maputi ito actually pag nalinisan at kapag sabinilan mo ito sa araw, mas maputi. Ayan na siya, oh, puti, di ba? Ito yung dati niyang ano, kulay. O, di ba? So ito puputi pa yan pag binilad mo sa araw. Papadry mo muna, bilad sa araw bago yan ihawin. Tapos nagiging powder, pwede nang kainin ng mga nagnanganga. Ito na yan, oh. Malinis na. Pwede nang kainin to, sausaw sa suka, o kaya igigisa natin para haluan ng sutanghon, ulam. Ayan, syempre, simple lang ating gagawin. Igigisa lang natin yan sa, ano, may bawang, sibuyas, tapos nandiyan yung clams. Halo na rin natin yung dawat, tapos may sutanghon, may konting malunggay. Kuha tayo dyan sa kapitbahay, pajik sarap, yan. So, isilang, init lang natin yan, tapos igisa lang natin. Of course, lagyan natin ng mantika. Ayan, mainit na. Dilang. Ayan, dito natin. Ang golden brown, lagyan natin sibuyas. Actually, dati ko nakapanood yung dati kong vlog na luwarin kami ng ano, mud clams. Sa yung mud clams na manipis at saka mud clams na mapan. Na-experience na namin yun na nanguha kami ng mud clams, manipis. Sa, actually, malalim yung dagat ng time na yun. So ito, pag-aluin na natin yung halo natin yung dawat, alimasag. Pwede na yan, sama na natin dito sa ano. Bango. Hindi natin ang asin. Ito. Mula na yung alimasag. Mabango, mukhang masarap. Hindi mo na makikita yung mga shell, oh. Diba? Tapos, lagyan natin ng tubig. Ito kasi manasa to yung ano na to, yung mud clams, sabaw. Kaya kumukulo na. Kaya natin ito pang doon. Sarap. Lagyan natin ng sikreto, magic syrup. Tikman natin, mukhang masarap ah. Lasa. Sarap. Pero ito kasi yung sutanghon, kumakain niya ng tubig. Pero naku, mga tangay, masarap na. The best. Ang lasa. Dagdagan natin siya ng sabaw. Dagdagan natin para hindi siya matuyuan. Yan. The best na soup talaga ito. Takpan lang natin. Pakuluan saglit. Ayan, kumukulo na. At ready na ito mga tangay. So, lagay na natin ang ating gulay. Malunggay.
Wow! Simple the best at mukha talagang masarap ito. Malasa! Wow! Tali, may nakalo dyan isang ano to. Alugbati. Ito, mayroon na tayong ginisang mud clams na may, may dalawang alimasag. Sutanghon. Sarap na soup. Wow! Tikman natin. Talagang masarap ngayon ang ulam namin. Tanghalian. Mmm! The best, super sarap soup. Lasa, iba talaga yung ano, seafood. Super sarap. Lasang-lasa mo yung seafood, yung clams, doon eksakto sa sabaw, at ang green leafy. So, ready to eat na kami. Ayan, wow. Siyempre, maraming salamat uli sa inyong panunood. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. So, let's eat mga tangay. Salamat sa inyong panunood. Kita-kita kits tayo uli sa susunod kong video. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panunood. Tangay TV, signing off. Bye-bye!